Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat ngayon ay October 12, 2023 at ang oras natin ay 4:56 AM. So, madaling araw ito. Okay, una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kalunagan, ang banal na espiritu. Okay. Sa umagang ito, mga minamahal kong kapatid, dahil maagang ginising ang aba ninyong lingkod, so meron pong pinamiminsahe, no? Uulitin ko, anuman ang binahagi ko sa inyo ay base po yan sa banal na kasulatan. At katulad ng sinasabi ko, ang aba ninyong lingkod ay hindi naman ito nag-aaral ng Bible. Pag once na ipa-message yan, so ang sakin lang ang sumunod. Okay, babasahin ko ito mga mahal na kapatid at i-explain ko sa inyo yan. Ito po ay makikita sa Book of Mga Ngaral, Chapter 12, verse, alam niyo malabo mata ko. Okay, Mga Ngaral, Chapter 12, verse, ano ba itong verse na ito? Sorry ha, 16, I think this is 16. Ah, 15. Part ng 15. Okay, makinig kayo lahat. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. Okay? Alam niyo naman, nagkagera na ngayon sa Israel, sa iba't ibang panig ng buong mundo. May explain ako dahil yun ang binigay sa akin ngayon ng mensahe. Okay? Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pila na nagdadala ng liwan o nagdadala sa liwanag ng ginto. Ito, no? I-explain ko sa inyo ito, lalo na dyan sa mga bankers at mga nagko-commodities. Okay? Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw, no? Darating din araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y ibabagsak at masisira. Number 17, alalahanin mo siyang bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakaliwanag yan. Ha? Ito ay pagre-remind that kailangan na talaga nating bumalik sa Kanya. Nag-iisang Diyos, no? Nagbigay sa atin ng hininga. Ngayon kasi maraming na nag-Diyos-Diyosan. Mamaya ipapaliwanag ko ito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Number 19. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuturo niya sa mga tao. Okay? Katulad po ng ginagawa ng inyong abang lingkod. Ano man po ang mensahe na dumarating sa akin, katulad nito, ginising ako, maagang maaga. I-share mo, i-live mo. So ito pong ginagawa ng inyong abang lingkod. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuturo niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Number 20, ang mga salita ng matalino ay matulis, no? Matulis at tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Kaya napansin ninyo ang aba ninyong lingkod? Masaktan ako, masaktan. Pero yung kung masaktan ka, may pagmamahal yan sa inyo. Kasi hindi ugali ni Lidimin ang magkukunwari sa inyo para lang matawag na mayroong mga tagasunod sa akin at tagasubaybay. Okay? Anak ko, mag-ingat ka, no, sa paggawa ng iba't ibang aklat. At ang labis na pag-aaral ay paghihirap sa katawan. Ito na nga baga yung sinasabi ko, no? Kasi ako ang aba ninyong lingkod, no? Ano ang paalala ng Kuya Emmanuel ko?
Huwag mo nang aralin ang panahon ng ginawa nila Dr. Rizal kung sino-sino pa ng unang kapanahunan sapagkat kapanahunan nila yon. Bagkos alalahanin mo ang kanilang mga mabubuting gawa na magiging inspirasyon mo rin, no? Pero ang dating baga eh, para bagang gustong pang lagpasan ng mga yon, no? Huwag mo nang aralin ang sabi dito, no? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, no? Ito na. Lahat ng mga kagulguluhan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran at meron na nagsasabi pang pugutan kay ng ulo, ito po ang sagot. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakaliwanag. Sa Diyos tayo matakot, hindi sa ating kapwa. Okay? So, yung mga salita na yan, no, mga tagapakinig, napakaliwanag. Although na may mga nagdeklara na napangpugutan kinang ulo dyan, huwag kayong matakot. Matakot ka sa Diyos. Napakaliwanag, book of mga ngaral yan, chapter 12. Binasa ko lang kasi ito ang pinaminsahe sa akin, no? Lahat ng gawain natin, makinig, hayag man, ulihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Okay? Napakaliwanag yan, no? Mga ngaral chapter 12, verse 17, no? Napakaliwanag ang pinaminsahe. Bakit kaya ito pinaminsahe sa akin ngayong umaga? No? Matakot ka sa Diyos. Bumalik tayo sa Diyos, hindi kung sino-sinong Diyos. Alam nyo, meron pala akong sasabihin sa inyo. Kasi kagabi ba to dapat eh, kaya lang medyo may problema sa net. Ano tayo, herbal tayo dyan. No? Sana naging malinaw ito, itong binasa ko sa inyo. Kasi yun po ang pinabasa sa akin. Okay. Alam nyo mga mahal na kapatid, yung nangyari sa Israel, yung nangyari po dyan sa kaguluhan na yan. Actually, hindi lang naman po Israel eh. Yung gera pa ng Ukraine, yung gera pa ng Russia. No? But ngayon, medyo na-focus tayo sa Israel. Bakit? Kasi siyempre alam natin, Israel na sinasabi nila dyan. No? Very historical place yan. Ito may paalala ako sa inyo. Sapagkat, ang ating mahal na kapatid kagabi from Jensen, katulad na nangyari doon, bago lumindol ng 7.5 magnitude sa Jensen, no? Nung gabi na yan, nag-usap kami ng kaibigan ko, sabi niya, Lidimin, bakit ganitong nangyari, maraming mga insekto na hindi mo maintindihan? So, anong sinabi ko? Magsipaghanda ang lahat dahil mayroong darating, no? Mayroong darating na hindi natin aasahan, ngunit may parating. Maaring lindol ito, or basta sakuna. So, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo sapagkat kinabukasan, lumindol or 2 days, kinabukasan, no, 2 days, naglindol lang 7.5 at dahil sa mga panalangin nila, purihin ang pinakadiyos ng kaliwanagan dahil sila po ay ligtas. Okay, kagabi naman, ito makinig kayo kasi di ba naging viral yung tungkol sa Israel, yung tungkol sa uwak, no? Kasi ang uwak, I'm sorry ha, hindi po ako nagja-judge, but pag uwak kasing pag-usapan, it's not a good significant, okay? Hindi maganda ang ano niya, pero katulad ng sinasabi ko, negative turns to positive equals balance. Okay, kagabi, tumawag yung aking friend, no, from Jensen. Same place, anong sabi niya sa akin? Lidimin, bakit ganito? May dumaan daw talaga na ano, na agila, malaking agila. Sabi ko, sigurado ka bang agila talaga ang ano mo? Nakita mo? Sabi niya, sigurado ako. Ngayon, ang sabi niya, nagtataka ako kasi bakit may mga uwak? Makinig kayo. No? Dapat kagabi ko pa ito inano eh. Kaya lang may problema yung net ko dito sa bahay. Sabi niya, may mga uwak. No? Maraming uwak. Sabi ko, sigurado ka? Sabi niya, oo. May mga uwak nagdatingan. So, para sa akin, ganito yon. Hindi lang Jensen, no? Hindi lang Jensen ang dapat magsipaghanda. Buong Maharlika Nation tayo yun na nandito. Okay? Alam ko naman na
talagang itong ating bansa ay pinoprotektahan, ngunit subalit na tapat, kailangan din natin magsipaghanda. Ang habi sa akin, gitimin, no? Yung uwak ang ingay, no? Napakaingay ng uwak, no? Lipad sila. Uwak daw talaga as in uwak. Ngayon, dumating yung agila, okay? Ang sabi ko sa kanya, magsipaghanda kayo kasi ang uwak ay, merong hindi magandang ano ang dating ng uwak. Maaring ito ay dilubyo, maaring ito ay kaguluhan. Okay? Kaya sabi ko, magsipaghanda kayo dyan sa Jensan. Lalo na sa Jensan. No? Kasi may kaguluhan akong nakikita. Okay? Tapos yung kaguluhan na yon, ang may pakana din, itong agila. Okay? Sino ba yung mga agila na yan? Ito yung mga, di ba binasa ko yan noong nakaraan? Ito yung may kinalaman, pangalanan ko na. Ito yung may kinalaman sa mga Marcoses. Hindi ko pinagbibintangan ang mga Marcoses. Diliwanagin ko ha. Ang sabi ko, hindi lang sa Jensan, tayo dito, magsipaghanda ang lahat dahil may malaking kaguluhan. Okay? At itong kaguluhan na ito ay may kinalaman. Pag sinabi nating Marcos, global wealth, may kinalaman na naman ito sa mga ginto-ginto na yan. Kayamanan naman na yan. Kasi ilang beses ako nagsabi, kapag walang implementation na magaganap itong end of the year of 2023, no? Meron talagang kaguluhan just because of back of metal. Kaya mga mahal kong mga kababayan, magsipaghanda kayo lalo na diyan sa Jensan. Okay? And then ang nakaganda ito pa. Nandiyan yung uwak, nandiyan yung agila, biglang nagpakita ang kalapating puti. Nagtataka ang friend ko kasi ang kalapati, hindi naman yan siyang lumalaki, as in talagang lumalaki. Pero yung kalapati na nakita niya, kakaiba. Malaki daw talaga yung kalapati na yon, no? Yan, mismo ang friend ko ang nagsalita kagabi, no? So magsipaganda, purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan kasi binibigyan. Ito baga yung sinasabi ko sa inyo, no? Ang kanyang mga lingkod, binibigyan niya yan ng karunungan, binibigyan niya naman sa minsahe para tayo ay makapaghanda. So, mga mahal kong mga kababayan, get ready, no? Tayo, masyado tayong emosyon, no? Siyempre, nakikipagsimpati tayo doon sa mga nangyayari doon ngayon sa Israel, sa kasalukuyan. But, mga kababayan ko, magsipaghanda ang lahat, no? Kasi, dito din sa atin ay magkaroon ng kaguluhan. Alalahanin yung mga backup nila na sa atin. So, get ready, mga, ewan ko lang, kumaasahan pa ang ating pamahalaan. So, kailangan ang ating mga walang ibang magdidepensa ngayon dito sa atin, kundi yung mga mahal nating kapatid na tribo. Pakiusap ko sa inyo, yung mga area ninyo, secure your area. Okay? Alam nyo na kung ang ibig kong sabihin. Okay? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Alalahanin ninyo, anuman ang winiwika ko sa inyo ay hindi yan sa sariling, no? Sa sariling kaisipan nilidimin. Kung hindi yan talaga ay mensahe. Uulitin ko ha, mga mahal kong mga kababayan, magsipaghanda ang lahat lalo na diyan sa Jensan. Okay? Kasi kung may kaguluhan man si Israel, hindi malayo na dito sa atin mismo magkaroon din ng kaguluhan. Tapos malaki ang kinalaman diyan sa likod. May kinalaman na naman ito sa mga backup, may kinalaman na naman ito sa mga accounts, at may kinalaman na naman ito sa mga, yon si Kuan, si, yung ano ni Aguila, mismo siya, no? Because what I heard, no? Gusto niya talagang uupo as na King of Kings, no? King of Kings, no? So, magsipaghanda ang lahat, ngunit ang nakagandahan, biglang lumitaw ang kalapate, na puti na kalapate. Okay? So magandang pangitain yan, magandang mensahe yan. Kaya dito naman, kahit ako'y nagsasalita ng ganyan, ano man ang mga kaguluhan na nasa ating paligid, lahat ng magsasabing pangpugutan tayo ng ulo, huwag kayong matakot. Matakot tayo sa Diyos. Okay? Ito, wala tayong inaano dito, wala tayong pinapatamaan dito. Diba sinasabi ko nga sa mga ngaral chapter 12, no?
pag ang salita, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay ito, ay ituturo niya sa mga tao. Okay? Napakaliwanag diyan. Pinag-aralan niyang mabuti pag-aralan niya ang mga kasabihan nang sinubok kung ito'y totoo. Pinili niya ang mga salitang nagdudulot ng kasiyahan at sinusulat na ang katotohanan. Ulitin ko, ang mga salita ng matalino ay matulis tulad ng tungkod na pantaboy at sakawan. Napakaliwanag niyan. Kaya minsan, mga minamahal kong kapatid, no? Ano ba ang sinasabi ko? Hanggat meron pang magpakilalang mga Diyos-Diyosan dyan. Sad to say, I'm sorry. Alam niyo ba ang nangyari dyan sa Israel? Hello, para mabuksan ang ating kaisipan, no? Kasi wala naman talaga tayong dapat sambahin, luluwalhatiin, dadakilain, pupurihin, no? Kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Mula pa sa pasimula, bago likhain ang mundo dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, no? Hanggang sa huli, siya pa rin ang pinaka-Diyos na mapagyari sa lahat ng mga bagay. Ano man ang pagpaplano ng tao, siya pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay. Anong magagawa ng tao? Okay? So, katulad ng sinasabi ko, antayin natin kung ano yung imiminsay sa atin. Huwag natin pangunahan ang panukala ng Diyos. Dahil in my part, mga mahal kong kapatid, ano ba ang sinabi ko? Nung nakaraan, bago nag-gera si Israel at saka si ano dyan, hayaan mo na ang mga gera-gera na yan. Na? Kasi yan, isa yan sa pamamaraan talaga ng implementation. Kasi yung iba, pag sinabing implementation sa global wealth, ang mga utak, no? Ang mga utak, puro agad pera, no? Ano bang sinabi ko? Unahin ang hanapin, ang katotohanan, no? Ang katwiran, at ang kaharian ng Panginoon, at lahat ng bagay idaragdag sa atin. Okay? So, napakaliwanag, ha? Dito nang gagaling yan. That is not my own understanding. Kaya minsan, no, bakit si Lidimin ganun kabagsik magsalita? But anyway, meron akong gustong liliwanagin, no? Meron akong gustong liliwanagin kay Tatay Miranda at saka kay Ate Ellen. Tatay Miranda, meron akong i-offer sa iyo, no? Sa ngalan ng kapayapaan, sa ngalan na Diyos man kaya ang ating pinaglilingkuran, no? Liliwanagin ko kasi ako lagi kong sinasabi pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Meron akong offer sa iyo, Tatay Miranda. Sana hindi mo ito mamasamain. Aminin mo man sa akin o hindi. Alam kong may kulang sa iyo. Okay? Alam kong may kulang. Kay Ate Helen, aminin niyo man sa akin sa hindi, may kulang. So, sa ngalan ng kapayapaan at sa ngalan ng Diyos ng ating pinaglilingkuran, no? Willing akong dugtungan ang kulang sa inyo. Sana hindi po ninyo yan mamasamain ang sinasabi ko. Okay? Ano po ba ang sinasabi ko? Actually, maraming nagalit dito sa akin eh. Sa buong puzzle, no? Puzzle. Ako na lang yung pinakamaliit doon. Ako na lang ang pinakamaliit. Kasi sinidimin, ano ba ang inanin nyo sa akin? Patay, gutom, dukha, no? Lahat. Inanin nyo na sa akin, no? Kung ano-anong tinawagin nyo sa akin. Pero okay lang. Kayo na yung malalaking puzzle, kahit ako na lang yung pinakamaliit na puzzle, but always remember, without the small piece ng puzzle na yan, hindi mabubuo ang puzzle. Kaya para sa Tatay Miranda at Helen, aminin nyo man sa akin o sa hindi, may kulang sa inyo. Handa akong makipagtulungan kahit kanino, sa ngalan ng kapayapaan at sa ngalan na Diyos ang pinaka-Diyos ang ating pinaglilingkuran. Ginagawa ko ito katulad ng sinasabi ko, hindi para i-appreciate ng tao, okay? Hindi ko kailangan ang papuri ng tao, no? Ang kailangan ko, kaya yung iba na magsasalita sa akin, patunayan mo ang ginagawa mo, bla bla bla, etc., no? Hindi ko naman kasi ito ginagawa eh, para ang mga tao ay ma-amaze sa akin at palakpakan ako, no? At purihin ako. Ginagawa ito ng aba ninyong lingkod, upang maipakita sa inyo
na tunay ang Diyos ng aking pinaglilingkuran, buhay na buhay. Siya ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, mula noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Okay? Kasi, alam niyo mga kapatid, yung mga senaryo ng ating mga, sa lahat ng mga nakasalamuha ko, ano ba ang sinasabi ko? No? Mag-ingat, hindi pa rin ako naiintindihan, no? Yung mga bagay na pinanghawakan natin at ipinagkatiwala sa atin, yan din po ay sukatan mismo sa atin, no? Mismo sa atin. Ang tunay na karunungan ay kababaan ng loob upang ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang maitataas mo at hindi ang ating mga sarili. Kaya para kay Ate Ellen, alam ko naman te kung anong kulang mo eh, no? Ano ba ang sinasabi ko? Ano bang inhalimbawa ko? Set aside, no? Set aside yung mga kung anong ka, royal ka. Alam niyo ba bakit ako nagpakulay ng hair? One of my reason is, kasi may nakapansin sa akin eh. Ang sabi ko sa friend ko na nagtanong sa akin, one of my reason, ganito yon. Walang problema sa akin sa DNA test, pero binago ko yung aking buhok sapagkat gusto kong maramdaman ninyo na wala sa mga ano ito, wala sa mga dugo-dugo ito, kung ikaw man ay royal, bla bla bla. Dahil pag ikaw ay pinili ng Diyos, anong magagawa ng tao? No? Kaya hindi lang si Lidimin, alam ko naman na marami pang iba dyan. Ngunit subalit the top what, hindi ko rin naman pinagsiksikan ang ipinagkalob sa akin. But as I know myself, no? Doon sa binigay sa akin, we are the puzzle. Okay? Kayo na yung pinakamalalaking puzzle, ako na lang yung pinakamaliit na puzzle. Okay? Pero yung pinakamaliit na puzzle na yan, yan po ang magbubuo. Kaya sa ngalan ng kapayapaan at sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan na pinaglilingkuran, at sino pa man dyan, handa akong makipagtulungan. Ngunit, bakit may ngunit? Dahil marami na po ang nasubukan ni Lidimin, no? Papel pa lang ha, drawing pa lang. Kasunduan pa lang yan. Wala pa sa mga kamay ang pera, pero nagbabago na ang mga utak. Ha? Ang sarili na agad ang itinataas kasi royal family ako, kasi ganito ako. Si Lidimin nga, hindi ko nga nilabas ang DNA test ko eh. Hmm? Dahil gusto kong maramdaman ninyo, no? Gusto kong maramdaman ninyo sa inyong mga sarili. Wala tayong pag-uusapan if you're royal blood or whatsoever. Ang pinakamahalaga, sumunod tayo sa kalooban ng kataas-taasan at siya lang ang ating sasambahin, pupuriin, dadakilain. Walang sinumang Diyos. Hmm? Yan po ang totoo. Okay? Ngayon, sa totoo lang, kung bakit nagkaroon ng problema itong mga nakaraan na yung sinabi ko, yung vlog ko before, kasi inihayag ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Ganyan siya. Kasi nga siya ang pinaka-Diyos na mapagyari sa lahat ng bagay. At hindi po ako nagba-vlog para sasabihin kumita, magpapansin, no? At ingat, ha? Ingat kayo sa mga nagsasabing sila ay may misyon. Mag-ingat kayo. Ha? Ito, katulad ng sinasabi ko sa inyo, maging ang aba ninyong lingkod, nagsasalita man sa inyo, nagba-vlog man sa inyo, suriin ninyo lahat ng bawat salita at winiwika ng lahat na nagsasabi sa inyo. Okay? At hingiin natin ang karunungan na nasa taas para hindi tayo maligaw, no? Para hindi tayo basta-basta matangay ng mga mapagsamantalang tao. Alalahanin ninyo si Lidimin, wala itong itinatag na anumang foundation, organization, at higit sa lahat, wala akong itinatag na relihiyon. Okay? Dahil maging si Kristo man, nung nandito siya sa atin, dito sa mundo, no? Wala naman siyang itinatag na reliyon, kung totoosin, no? Even the fraternity, kung hindi, yung relasyon natin sa Ama, yun ang gustong i-emphasize ni Jesus Christ sa atin. Walang pinagkaiba yan sa ngayon. Hindi ko naman pinapapilan si Jesus Christ, but ito ay paalala ko sa inyo. Okay? Kaya magsipaghanda ang lahat, hindi lang ang Jensen, buong Maharlika Nation, no? Kasi malaking ano 'yon. Ito, kung tutusin, gracias. Kung tutusin, hindi man ako na ng video 'yon, pero
meron isang tao na magpapatotoo dyan. Kaya kagabi, nag-usap kami, sabi ko, oy, maganda, no? Dahil lahat ng mga kasinungalingan dito ay lalabas mismo ang katotohanan, no? Para dyan sa lahat ng mga gumagamit ng mga accounts na may kinalaman kay Marcos, itigil nyo na yan. Hmm. Malapit na ang araw. Hmm? Antayin nyo ba na kayo ang ipako sa krus ng mga tao dahil sa mga pinagagawa ninyo? Antayin nyo pa ba yan? Hmm. No? So mga mahal kong mga kapatid, gising. No? Siya lang ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Ang magbibigay sa atin ng kasaganahan at kapayapaan. Walang iba. Yung nangyari sa Israel, that is the process. Yung nangyari sa Ukraine, Russia, that is the process. Yung nangyari sa ngayon sa China, no? That is the process, no? Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay walang kapantay. No? Kung tutusin, mahal pa natin ng Diyos eh. Dahil lahat ng mga bagay niyan, paalala sa atin. No? Ang gusto lang talaga niyang makita sa atin ay magpakumbabang loob. Kaya nga lahat ng may tuhod ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Diba? So mga minamahal kong kapatid, pag-isipan ninyo maigi ang sinasabi ko. Okay? At doon, no, sa ibang mga kapatiran, no, pakiabot ang aking mensahe kay Ellen at kay Tatay Miranda. Okay? Wala kasi kay Lidimin kasi wala. Katulad, diba sinabi ko sa inyo, wala kasi sa akin ang mga crown na yan. Diba? So, alam ko, aminin nyo man o hindi, may kulang. No? Handa ako makipagtulungan. Mas maigi bago ang lahat, magkapatawaran ang bawat isa sa atin. Dahil yun ang mahalaga. Hindi tayo magiging successful hanggat nasa puso yung mga galit, no? Kasi yon ang isa sa mga hindrance ng biyaya ng Diyos. Yung galit sa puso, no? Kahit yung mga gumagawa sa akin ng hindi maganda, yung mga sinusubukan ko lang, wala akong galit. Naawa pa nga ako eh, kung tutuusin. Mas kawawa pa nga sila eh, no? Mas kaawa-awa pa nga sila. Kaya, mag-ingat sa lahat na may nagsasabi na may mga misyon. Nagkaroon lamang sila ng kunting karunungan o kunting kaalaman, no? Nag-iba na, no? So kailangan mag-ingat kayo, no? Mag-ingat kayo. So isang mapagpalang magandang umaga kay Luisa Resurrection, no? Good morning kapatid. Salamat sa kaisog pag-atubang sa tanang mga babag sa dalan sa kahimayaan para sa Diyos Amahan from north, south, east, west o sa mga elemento atong kaabag nga ang tubig hangin. Yes kapatid, thank you so much, no? Kay Jumedes Blanco, thank you so much, no? Hindi kasi ako nanood dahil madaling araw ito dahil ginising ang aba ninyong lingkod. Pinabasa sa akin ang book of mga ngaral, no? Huwag na natin pagurin ang ating mga sarili ng pag-aaral ng iba't ibang ano niyan, no? Kasi ang tao kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang siyang mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya ang aba ninyong lingkod, ako hindi man ako nag-aral ng Bible, no? Katulad nito, gigisingin ako. Oh, pinapabasa ko anong versikulo. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple mga kapatid, no? At yung mga hindi nakikinig, pabayaan, no? Bigyan sila ng kalayaan. Mm. Bakit? Alam ko naman, no? Babalik rin kayo sa akin, no? Bakit? Alam niyo, mahirap na magkunwari kayo. Mm-mm. Bumalik kayo sa akin para iano ko kayo sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Mm? Hindi yung kung ano ng mga pinagagawa nyo dyan, no? Sa halip, no? Nagkaroon lang kayo ng kunting nalalaman kay Lidimin kung ano-ano na ng pinagagawa ninyo sa buhay ninyo. Mm. Alalahanin yung sinabi, ha? Ni Apolinario Mabini, marami ang nagsasabing
meron silang malasakit o mahal daw nila ang kanilang bayan, ngunit kung aralin ang kanilang mga salita at ang mga gawa, sariling interest lamang ang kanilang ninanais. Marami po akong natatanggap gabi-gabi, walang araw na hindi wala akong natatanggap, no? May mga grupo hanggang ngayon, no? Lahat sila ang gumagastos, lahat kisyo ka ng mga ganito ganyan, tapos ganun lang kaano, no? Walang ibang magbibigay sa atin ng kaginhawaan, no? Higit sa lahat kapayapaan, kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngunit yung mga bagay na yan, meron siyang mga bagay na mga itinalaga dyan. Okay. Kaya, sa ngalan ng kapayapaan at sa ngalan ng Diyos ng ating pinaglilingkuran, para doon sa mahal na kapatid na Tatay Eduardo Miranda, aminin mo man sa akin o hindi, may kulang. Kay Ate Ellen, aminin mo man sa akin o hindi, alam ko ang kulang. Okay? Sa ating pinakamamahal na the real Sultanate of Zulu, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo, sapagkat mga mahal kong mga kapatid, pagpanukala niya, pagkalooban niya. Kaya kita-kita tayo at saka sa mga mahal natin diyan, ito i-mention ko na, no? Para sa mga minamahal nating mga kapatiran dyan, no, na mga Tauso, Maguindanao, Maranao, Bilaan, Sangil, ano pa mang mga tribong pinagmulan, mga mahal nating kapatid na lumad. Kung excited kayo, mas excited ako, no? Mas excited ang aba ninyong lingkod, dahil sa totoo lang, malapit sa akin ang mga tribo. Okay? Malapit sa akin ang mga tribo. Kaya, kagabi, habang nagmuni-muni ako, naunawaan ko. Naunawaan ang aba ninyong lingkod kasi dati, nagko-question ako sa sarili ko, if I am ganito, not I am a signatory, ha? Kasi nung gin-claim na ako na ikaw ay isa kang ganito, ganyan-ganyan, eh kung isa pala ako sa mga ganito, bakit pinabayaan ako, no? Bakit pinabayaan ako? Pero God is good kasi talagang may naghanap at thank you so much, no? Thank you so much talaga kay Lord kasi kagahapon, yung binanggit ko na sa part ng Sukarno, mismo pa sa malapit sa kanilang pamilya ang nag-connect sa akin. At na nag-connect siya sa akin kasi may nag-forward yata, may nakarating sa kanila na vlog. Ito liliwanagin ko lang, ha. Yung tungkol sa Sukarno, malaki, whatsoever, no, ito ang sana maintindihan ni Tatay Miranda. Whatsoever, ano man ang mga kaguluhan dyan, no, ano man ang mga bagay-bagay na yan, no, ano ba ang sinabi ko, huwag tayong mamuhay sa nakaraan, mamuhay tayo, no, mamuhay tayo, gawin natin ano ang karapat-dapat sa ngayon para sa kinabukasan nating lahat, no? Kasi kung lagi na lang ang ganon, wala tayong mararating pare-pareho, no? Kasi nandoon na yung binalutan ka ng puro galit sa puso mo. So, nagpasalamat ako kasi ang tagal namin nag-usap kagahapon, no? Family, kapamilya ng mga Sukarno. So, ito sinasabi ko, hindi ko sinasabi sa inyo that I am a blood of Sukarno, but malaki ang impact, no? Malaki ang impact kasi ito yung sinasabi ko, kung ikaw yan, no? Kahit mga masasama sa paligid mo, alam mo kung ano ang dapat mong gagawin, no? Hindi para sila ay pagtabuyan. Ikaw nga yan, di ba? So, alam mo kung anong dapat mong gagawin. No? So, yun po ang ibig kong sabihin, malaki po ang part ng Sukarno sa implementation, malaki po ang part ng Indonesia, no? Ng Japan, ng China, no? Malaki.
Thailand, malaki ang kanilang contribution pagdating ng implementation, no? Even America, no? Kahit nagkawindang-windang, kahit nagkaganon-ganon, nagkakagulo-gulo, kahit ganon, lahat kasi yun, kung naunawaan natin, no? That is the part of the program. Even the 24 elders, they have negative and they have the positive, no? Sana maunawaan natin yan. So, mga minamahal kong mga kapatid, purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo, no? Kaya wala tayong ibang itataas kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Uulitin ko sa inyo, ha? Nakita nyo ba ito kung bakit ganito ang araw? Kung bakit ito? 'Di ba? Nag-vlog ako na pinasulat sa akin 'yan. At sa madaling salita, pinasulat sa akin 'yan. At ano ba yung vlog ko? Darating ang time na magbabago ang diagram na ito. Tama bang tawag ko dyan? Tingnan ninyo. Diba? Gin-vlog ko ito, gin-drawing ko pa ito, kahit hindi ako maganda mag-drawing. Kung tutuusin, nandito yung hilaga. No? Kailan ko siya isinulat? August 21. August 21, 2023. Madaling araw din to. Alas 2:15 a.m. No? Ayan. So, di ba sinabi ko, magbabago nito. Malapit na po yan. Itong silangan, ito, dito na yan siya sa ibabaw. Malapit na po yan, no? At yan, nagpasalamat din ako sa isang kapatid na si, sa isang group chat na si, tama ba? Marupa? No? Na, sa isa siyang group chat, no? Kasi, kinutsa yung kanyang ano, kinutsa yung kanyang tattoo. Kasi nga, ang sabi, bakit tattoo? Tapos napansin ko sa tattoo niya, sabi ko, kapatid, kasi may tattoo din ako eh. Bakit ganyan ang tattoo mo? Mukha mo'y mali. Sabi ko nang ganun. Ba't parang baliktad? Sabi niya, kapatid, yan ay mininsahe sa akin. So, ako, sa halip na ako ay mag-judge sa kanya, not just because of tattoo, kasi meron din akong tattoo eh. Meron ding ibig sabihin yan. Kaya sabi nila, ito daw ay sign of Illuminati. Bakit nilagyan ko ng tatlong star? Ha? Mayroon tatlong star dyan. May meaning kasi yan eh, no? So, hindi yan basta na tato. At alam na nung Japan yan, kung sino yan. Alam nila yan. No? Alam nila yan. So, anyway, yun yung sinabi ng isang kapatid na spiritual. Sabi niya, kapatid, darating ang time na magbabago yan. So, naalala ko yung kapatid na yon. Isa din po siyang spiritual. No? Si Marupa, kung hindi ako nagkamali, no? Isa siyang spiritual na galing sa group chat, no? So, itong mga nangyayari sa Israel, no? Kung tutuusin, meron pong magandang impact 'yan sa ating lahat. Ito yung pinaalalahanan tayo na lahat tayo bumalik na tayo kay Lord, no? Huwag kayong maratel, huwag kayong kabahan diyan. Pasalamat pa nga tayo, mapalad pa nga ang bansa natin eh, no? So anyway, 'di ba lagi kong sinasabi, we came from the 12 tribes, no? So hindi pwedeng angkinin ng individual ako lang. Ako. Oh my god. Ha, naamoy ko yung bulaklak. Daira won tay si da lavururai kindaya. Sintala da puntai iya ka. La sintala listen tay iya kanaya rawon. Daya sansan. Li hayarawon. Ta shinta na lahay la kai santiji iya wonta iya la funtai na yarao niya santa iya la for na amoy ko ang pinakababago na nindig ang balahibo ko kahit ako'y pinagpawisan ang bango ng my god, pati balahibo ko sa aking binte nagtayuan ang bango ng bulaklak, sobra, napakabango. Huwara sinta ira kantai sentai la fura yara sentin iya ya kantan la voda gida izinda yara daya senai iya ya kara iya sentin nai iya kan hayara kantai senda namun hira kanai sentin daya yara daya zena wo ya senza idai kan hai you know.
Layar won tay sunday yi yayin sanay. Yiro won sanay yara waya sinsin yara yara won tay kita yara kantay niya sanay yara won tay iya sandala yara mon yara kantay sanay yara tay yara won kanay yan sanay. Lisa now. Yara kanai, kodi na sa iyo sinala yira, la yadzai, toy si zai kada yira wako. Yara wada yara sene yira kana yara sanse na wuto koi yara sana yara sin kana la yara sanse ta yara wunta yara sanse na yara fo yara sanse yara sin kana la fo te kada da yara wunta yara sanse yara ta yara sin ta wu yara kana yara wunta yara kana yara sanse ta yara sin da yara la fo te kada yara sanse de kada wada kada yara wada yara sanse la wada yara sanse da yara sin na yara wunta yara. Yara wasa na yara sa kumutasay. Yara wana yasa, yana yara nina yaw kong kay, sida yara daw uri dina yara. Yana wana yara sin, yara yasa na baro, yara wana kuna yasa tida ito, tida isi siya kaya siya do. Labora yakan tana yakan haya, yira tansan na wuday kita. La yasa yara wana. Yara wo tai kin san na yara wo tai si da lo. Pagpaumanin ninyo mga kapatid, namoy ko yung bulaklak, sobrang bango. At pinaminsahin niya lang na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Meron pa tayong oras, meron pa tayong time. No, pagpasensya na kayo ha, kasi naramdaman ko ang sobrang bango ng bulaklak, no? Mahal na mahal tayo ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Hindi pa huli ang lahat. At sa kabila ng lahat ng ating mga nararanasan, kahirapan, no? Marami na kasing talagang sumisigaw na ng hirap. Tibayan nyo lang ang inyong pananampalataya, no? Kasi, ano yan, ibibigay ng Diyos ang biyaya, no? Nakahanda ang biyaya para sa lahat ng susunod sa kanyang kalooban, okay? Pasensya na kayo kasi naramdaman ko, no? Naramdaman ko, sobrang bango ng amoy ng bulaklak. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo, no? Ang sarap ng pakiramdam. No? So, ganyan, mag-ingat tayong lahat at yung mga kapatiran, excuse mo na ha? Yung mga kapatiran na alam natin na napanghinaan ng loob, kailangan natin silang i-cheer up. Okay? Sa Book of Kawikaan, nakalagay dyan, huwag daw tayong magalak sa kinabagsak ng ating kaaway. No? Sapagkat sa halip na sila ay paparusahan ng Diyos, baka hindi sila parusahan, sa halip baka tayo ang maparusahan. Nakalagay yan sa Book of Kawikaan, no? Saan na ba yun? No? Mababasa natin yan sa Book of Kawikaan. Kaya, yung mga nangyari just like ang China, yung sa iba na nagdanas ngayon ng iba't ibang mga sakuna, huwag tayong magsalita na gipanggabaan ang mga yan. No? Huwag kayong magsalita na gipangkarma ang mga yan. No? Wag kayong magwiwika, no? Wag ninyo silang pagwikaan, sa halip ipanalangin natin ang mga mahal nating mga kapatid, no? Na mas lalo nilang hanapin ang buong katotohanan at nawa masumpungan nila ang tunay na Diyos
Ganun lang mga kapatid, hindi yung pagwiwikaan natin na sila ipanggabaan. Hindi ho maganda yun. No? Maraming salamat kay Kuya Rick sa Bangala, no, Kabilino, Saudi Arabia ito, kay Mercado Francisco, kay Talia Oligario, kay Alfred Makatubal, at saka sa iba pa, kasi madaling araw kasi ito eh, no? So thank you so much sa inyo, at isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat, dahil kailangan ko pang magpiprepare kasi I need to go in the airport, okay? So, magandang umaga po sa inyong lahat.